Gusto nyo ba itong pangit na tunog ng microphone nyo ay maging ganito ang tunog? Tara, makinig kayo, kwentuhan tayo. Hello and welcome back to my channel. My name is Topi Manalo and today, ang ikikwento ko po sa inyo eh kung paano ko po ina-adjust, inaayos, kinukonfigure or para sa akin, pinagaganda yung microphone, yung tunog ng microphone ko. Kung natatandaan nyo po yung naunang video natin about my initial review with the Mayono AU-A03, ito po yung microphone ko. Kabubukas ko pa lang po nun and hindi ko pa talaga alam kung paano ko ba i-adjust yung audio. So more or less, it's just a straight setup and hindi pa talaga ganun kaganda. So along the way, nakapag-adjust na ako, nabago ko na yung mga settings, nag-install na ako ng mga application na ginagamit ko, and I was not able to share with you kung ano yung mga yon. So this time, gusto kong ipakita sa inyo yung difference. Gusto kong ipakita sa inyo ano ba talaga yung tunog ng Mayono AU-A03. Straight connection papunta sa PC natin using a Phantom Power and using yung software Equalizer and Noise Reduction na ginagamit. So steady lang po kayo dyan, papakita ko sa inyo para at least you'll have an idea and malay nyo may mapulot kayo na kaalaman or magamit nyo para sa paggamit nyo ng microphone. Take note, ito pong gagawin ko ay pwedeng gawin sa kahit anong condenser microphone. In fact, pwede rin po ito dun sa mga headset na may built-in microphone. So, makinig lang po kayong mabuti at bibigay ko po sa inyo yung step-by-step procedure. So, ayan, nakikita nyo na po ngayon yung desktop ko. And magpapa-download ako sa inyo ng dalawang application. First is yung Equalizer APO. Second is the plugin that we will use sa Equalizer APO, which is yung Peace application. So, itong dalawang to yung ginagamit ko to adjust yung microphone ko and do the necessary configuration. So, yan po yung dalawang application. Ito po yung Equalizer APO and ito po yung Peace. Lahat po ng link dun sa pag-download ng application ay nandyan sa description down below. Pero napakadali pong hanapin ito sa internet. All you need to do is just open your browser and search for it. So, bukas po tayo ng browser. Ayan. Unang tinype ko lang po sa Google is Equalizer space APO. And itong unang-unang link na makukuha nyo, yan po yung ikiklik nyo and pupuntahan nyo yung pagda-downloadan. So, ito yon yung Equalizer APO. All you need to do is to just go and download it. So, pag-click nyo yan, na-download, di ko na po siya i-click dahil na-download ko na. And then, ang next po is once you finish downloading this, is you go ahead and type nyo naman po yung Peace, as in Peace, Equalizer APO. And ito naman po yung unang-unang link na ibibigay sa inyo ng browser ninyo. Click nyo lang po and pupunta pa rin yan doon sa same site and ida-download nyo yung Peace Equalizer Interface Equalizer APO. So, click nyo lang yan. Again, di ko na siya ida-download dahil na-download ko na. And you will have this too. Napakadali po ng installation nito. This is just straightforward. So, una nyo pong gagawin is to click yung installer ng Equalizer APO, right-click, and run as administrator. Just click nyo yung yes dahil tatanungin kayo if you want to allow the installation. So, yung install setup, straightforward. Next lang po kayo ng next. I agree. And then, click next. Click install. Yan. Ngayon lalabas po itong configurator. Huwag kayong malilito or huwag kayong mai-intimidate. Ang kailangan nyo lang pong i-adjust dyan is yung capture device. So, click nyo lang po kung alin yung microphone na ginagamit nyo.
Sa akin, ang ginagamit ko is this one, yung device na GS3. Click the microphone. So, after nyo maklik yan, you just click OK. May dialog box na lalabas. Sinasabi lang niya na you can reopen this configurator dun sa start menu ninyo if you need to do adjustment sa mga ibang devices. So, just click OK. And it will ask you to reboot. Since initial installation ko to, hindi ko pa nai-install, I will do a reboot. So magre-reboot po ako, babalik po tayo. Ayan, we are back and nakapag-reboot na tayo. Na-install na yung Equalizer APO. We now move on dun sa pag-install ng Peace plugin. So same procedure lang po. Click on Peace setup icon, right-click on it, and then run as administrator. Just click yes, paglabas ng notification, and ito po yung lalabas. Ito yung setup tool window for Peace. Wala kayong gagawin dito, hindi nyo na kailangan i-click yung kahit anong tab, just click install. And then meron pong lalabas na notification, i-yes nyo lang po. And napakabilis, sasabihin niya that the setup tool for Peace has been installed. Click OK and just click close. So this time, naka-install na parehas. All you need to do is just close. Kung sa akin, close ko yung folder ko. And this time, what I want you to do is to open yung Equalizer APO configurator natin just to double check na tama lahat ng settings natin. So, hanapin lang po natin Equalizer APO Configurator. Minsan kasi, pag-install ng Peace application or yung Peace plugin, nawawala po ito. So, dito sa playback devices, kailangan po natin checkan yung speakers. Ito po yung kung saan nyo gustong marinig yung pag-adjust ng settings ng microphone. And sa capture devices, kailangan din po or importante na yung microphone na gagamitin nyo, naka-check din. Kanina, hindi ko po yata nabanggit or na-miss out ko na dapat dito sa playback devices, may check din yung speaker. Kaya, dino-double check natin to ngayon. So, click close. And usually, hihingi yan ng reboot. Sundan nyo lang, reboot lang kayo. And then, this time, we can open Peace. Pagbukas po ng Peace, minsan, pagka first time ninyong nagbukas, hihingi pa yan ng confirmation na i-overwrite yung Equalizer APO. Just go ahead, overwrite nyo lang po. And then dito, pipiliin nyo po yung full interface. So ito ang una nyong makikita. Huwag po kayong ma-intimidate or huwag kayong matakot dito. Almost 90% nyan, hindi nyo gagalawin. Hahanapin lang natin kung ano yung importanteng settings na kailangan nyong i-adjust para maging maganda yung labas ng voice ninyo. So, dito, pipiliin nyo po rito sa drop-down na to yung microphone na ginagamit nyo. So, sa case ko, ang ginagamit ko is the microphone GS3 and then yung wave icon dito. Click nyo lang po yan. Lalabas po itong graphic window dito. Sa first open nyo nito, usually, ganyan ang itsura niyan. What I need you to do is to check lahat ng boxes dito sa may lower left para malaman natin kung alin yung i-adjust natin. And then immediately, we will proceed sa adjustment. But first, kailangan syempre naririnig niyo yung boses niyo. So ang kailangan natin gawin ngayon is to go dito sa sounds, yung speaker sa system tray ninyo, hanapin niyo yung speaker icon, right click on it, and then click sounds para lumabas po itong sound properties. Go to recording, hanapin niyo yung microphone na ginagamit ninyo, and then hit properties. Pag nagbukas yung microphone properties ninyo, sa listen tab, meron po dyang listen to this device. Checkan nyo lang po yan para marinig nyo yung sarili nyong boses. Lalabas yan sa speaker nyo or sa headset ninyo. Sa akin, hindi ko na kailangan dahil nagawa ko na to before. So, pag na-check nyo na yan, just click OK. Okay nyo rin lang to.
By now, dapat naririnig nyo na yung sarili nyong boses na lumalabas dun sa monitoring device ninyo. Yan. So ngayon, simulan po natin yung pag-configure dito sa Peace Equalizer APO graphic window. Yung pong window dito sa kanan na part ng screen, ito, bilang po kayo ng pang-anim na dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po. Yan po yung in-between ng 200 at 500 Hz. Yan pong pang-anim na yan, tsaka itong pang-7th na dot, yan lang po yung gagalawin natin. Basic lang po itong atin, ha? And ito po based dun sa preference ko, based dun sa pakiramdam ko, eh, gumanda yung tunog ng boses ko. So, ang una po natin gagawin is itong pang-anim na dot na to. Hihilahin po natin yan hanggang dito sa taas. Pag nahilan nyo rito sa bandang taas na to, magtutunog lata or magtutunog parang nasa balon yung boses ninyo. So, hahanapin nyo yung pinakapangit na tunog ng boses ninyo by doing yung the usual check or test. Tapos, gagalaw lang kayo in between lang nitong 5th button at saka 7th button. So, ako gagawin ko lang ng mabilis na mabilis. Although, alam ko na po kasi itong settings nitong sa akin. So, gagawin ko lang ng mabilis na mabilis dahil hindi nyo maiintindihan yung sasabihin ko. Papakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Check. Check. So, narinig nyo ang pangit, di ba? Once na nakita nyo na kung alin yung pangit na part, ang gagawin nyo lang is ibababa nyo lang yung hinatak nyo pataas, ibababa nyo lang yung frequency. Ako, napansin ko na yung magandang tonality ng voice ko is kapag binaba ko yung gain values niya sa negative 10, minus 10 dB. So, gagawin natin minus 5 dB. Yan, para mas natural sounding. Next po niyan is itong 7th button. Right after nung 6th button na in-adjust natin, yung pong kasunod na kasunod niyang button is same procedure. Iaakyat natin sa taas, check, test, hanapin kung saan yung pinakapangit, pinaka-echoey na tunog, and then idadrag natin pababa. This time dapat mas mababa siya dun sa 6th button or 6th frequency. I think ang logic po dyan is yun yung high frequency and low frequency ng boses ninyo. So, paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog ng kapag ka hinatak natin pataas yung 7th button or yung high frequency ng boses ko. Test. Ayan, naririnig nyo. Apakapangit. Ang sakit sa tenga. So, ibababa na natin. Yan. So, dito pa lang sa adjustment na to, tapos na. Tapos na yung problema nyo. Ang laki na ng difference. Maganda na yung tunog. Naging warm yung tunog. Medyo naging malalim yung boses nyo. Nagtunog studio. Ito yung sinasabi ko dati na nagtunog studio na yung microphone nyo. And maganda na yung dating. At this point, nag-fine-tune lang po tayo ng konti dito sa may lower frequency. Nagdagdag lang ako ng konting bass. Sa higher frequency naman, medyo binawasan ko para hindi ganun katalim yung tunog. So, you can do whatever you want. Just make sure na tatandaan nyo yung bass settings para just in case na hindi gumanda yung tunog, may babalik nyo sa dati. Ngayon, pakinggan nyo kung ano yung tunog ng microphone ko kanina nung wala pa yung equalizer natin and kung ano na yung meron. Ganito yung tunog ng microphone ko kanina nung wala pang equalizer. At ganito naman yung tunog nung meron ng equalizer. Walang equalizer, merong equalizer. Kayo, anong nagustuhan nyo? Yung lumang sound ng microphone or yung meron ng equalizer na idinagdag?
comment down below and let me know kung ano ang mas maganda para sa pandinig nyo or sa panlasa nyo. Kung nagustuhan nyo yung video natin, hit the like button. And kung bago kayo dito sa channel ko, I would like to invite you to subscribe to my channel and hit the notification bell para up to date kayo sa mga bagong uploaded videos ko. Again, this is Topi Manalo and maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Hanggang sa muli, kita kits po tayo!